So mangyari, ito yung simulation comparison no, ng GSM. No? So makikita nyo, nag-sample ako dito. Meron ako sample dito ng isang 2.7 km by 3.2 km. Ito yung ating area. This is a suburban area with an antenna height of a 20 meter. Mechanical tilt is 2 degrees. Electrical tilt is 2 degrees. Antenna azimuth 0, 120, and 240. Nagpabuga ako ng GSM 900. Same power, 20 watts, 444 radio, 40 RX each sector. Meron akong 40 RX dito, 40 RX dito, 40 RX. And then yung remote radio unit ko, ang ginamit is RRU. And then yung RRU location back of the antenna. And then however, no, pag tinignan mo, no, ito yung difference ng ano no, ng frequency. Mapapansin nyo, GSM 900, GSM 1800. Same power, same TRX, same radio unit, same location ng RRU. Pero yung aking buga, yung aking signal level, mas maliit yung GSM, no, compared kay yung GSM 1800 compared kay 900. This is because of the frequency and then yung performance ng antenna ng 1800. Kaya ganun ka importante yung pag-evaluate no ng isang network compared for GSM. Ngayon, tingnan natin sa UMTS. This is a comparison of a UMTS same area, no? Same area yan. UMTS 900 and then UMTS 2100. Just look what is the difference in coverage, no? Pinagkaiba lang yan frequency. So, ganun kaya maintindihan nyo kung bakit nag-uunahan yung mga operator sa mga low frequency, no? Yan, no? Mga low frequency. Kasi, mas konting site ang kailangan mo para ma-cover mo yung area. Let's like, for example, GSM 900. Diba? Sa GSM 900, itong 2.7 by 3.2, isang GSM lang. Isang cell site lang. Pero pagdating sa GSM 1800, baka dalawa o tatlo yan. No? O dalawa in the maximum. Kaya ganun ka-importante yan. And then makita mo, no, magkaiba yung kahit na parehas sila ng frequency, pero magkaiba ng technology, magkaiba rin yung coverage niyan. Hindi yan halos parehas. Kaya kapag may nagtatanong sa amin, gaano kalayo nararating? Gaano kalayo nararating ng 20 pesos mo? Kaya ano yan, no? Depende yan. Lagi namin sinasabi, depende yan sa power, sa antenna height, sa mechanical tilt. No? Lagi ko lang sinasabi na ano, no? Na kapag mga ganyan, binibigyan ko siya ng mga assumption, no? Gaano kalayo. No? So, for example, ito, binibigyan ko siya kayo mga 3.2 kilometers, mga 4, 3 to 4 kilometers, assumption din. Yan. Safe assumptions.